Halos 2 metro ang nababawas linggo-linggo sa level ng tubig ngayon sa Angat Dam simula nang pumasok ang tag-init. Batay sa tala ng National Power Corporation o NAPOCOR, noong March 23, nasa 204.61 meters ang water level ng Angat Dam. Ngunit nang matapos ang isang linggo, naging 202.56 meters na lamang ito. 1.95 meters agad ang ibinaba ng level ng tubig. Ayon sa National Water Resources Board, nababawasan ng 1 metro ang water level ngayon ng Angat Dam kada linggo. Posibleng mabawasan pa ito ng mas marami dahil sa tumitinding init ng panahon. Ayon kay Dr. Sibilio David Jr., Executive Director ng National Water Resources Board o NWRB, kapag ganito palagi ang sitwasyon, mapipilitan sila na magbawas ng alokasyon ng tubig sa irigasyon na ginagamit ng mga magsasaka. Sa ngayon, sapat pa ang supply ng tubig sa Metro Manila at mga karatig probinsya. Pero sa susunod na buwan, asahan na na may banta ng El Nino. Kailangan po natin i-monitor ang kasano po yung level. Kung magpapatuloy po yan, ay kung kailangan po mag-adjust, no, para po matugunan yung pangailangan natin sa mga susunod na buwan, ay isa po yan sa mga posibleng gagawin po natin. Pero sa ngayon po ay ang ginagawa po natin muna ay monitor yung development at particular po itong pagbabadyang El Nino, kasi sabi nga ako natin sa kasalukuyan po ay nasa normal operating level po siya. Samantala, 95% ng tubig sa Metro Manila at mga karatig probinsya ay galing sa Angat Dam. Pagdating sa alokasyon, 60 cubic meters per seconds ang para sa consumers, habang sa irigasyon ay 40 cms. Kasalukuyan po, nasa 40 cubic meters po ang nire-release para po sa irigasyon at sa water supply po sa para sa WNS at karatig probinsya ng Bulacan, Pampanga ay Rizal at Cavite po. Paalala naman ng NWRB na huwag mag-aksaya ng tubig kundi palaging magtipid. Sa ngayon po, masasabi po natin, may karapatang supply po tayo, no? Kaya na po, mas magandang maganda at natin ito ng dapat elemento ng El Nino. Kaya mas maganda po i-manage natin yung kasalukuyan na supply po ng tubig natin para na po kung sakali po pumasok ng itong El Nino ay mas mabawasan po o mapigilan natin ang negatibo epekto nito, lalo po sa supply ng tubig po natin. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nestor Torres, humahataw!